dagat na ni ating water pump. Yeah. Wow! Sana shoutout sa'yo, kaibigan! Mga guys, yung magandang umaga lahat sa inyo. Ito, naka-on air na naman tayo. Dito tayo sa bayan ng San Miguel, Bulacan. So, yan, no? Medyo maulap. Parang maaling panahon, parang uulan. Dito tayo sa isang bahay ng ating kaibigan dito sa San Miguel, no? So, tuturo ko sa inyo. Yung upload natin video na to, yung share ko lang yung paggawa ng ano ng deep well, yung process. Tapos kung para saan at kung ano yung mga motor na kailangan sa paggawa ng deep well. So tara, puntahan natin. Yeah. Yung nabili namin na tanke. So, ito yung tinatawag din na namin na ano, tinatawag nila na pressure tank yan. Yan. Ano ba 'to? Ilang gallon 'to? 84 gallon po, no? 82 gallons. Yung 82 gallon. Mamaya na tawag sa ganyan deep well. Sa ganyan? Silindro. Yan yung, yan. Yan yung guys yung silindro. Yung tinatawag nila yan. Channel. Ah, yung nakalabas po na yan, yan po yung tautaw. Ah, okay. Yan, yan po yung tautaw na tinatawag nila. Yan po yung bubunutin. Yan pala yung pag-ano nun. Yan pala nila pinipihit para makuha yung tinatawag nila na barbula. Akala niya dire-diretso sa loob. Ibabalik ulit yung ano, yung pinaka-handle para mabunot nila yung ano, magkaroon ng pwera sa pambunot yung barbula. Yan na. Yan na ba yung bike nila? Alam, ano yun? Mahaba ko pala yung ano nyo. Na tubo na nakabaon. Parang tatamano yung ibon ah. Di ba? May dugtong tapos ano. Ako may... Kailangan pala talaga may pamigil, no? Tsaka tatanggal ng yung dugtungan. Yan. Isa-isa yung tatanggalin ngayon yung mga tubo na yan. Isa-isa siyang ikakalas. Ipan mo. Ah, yun. Kailangan pala yung hipan.
Ano daw? Ayun, kandila. Ito ba? Wala na sa iluminasyon. Ayun. Para saan yung ihim? Doon pala malalaman yun kung ang level ng tubig. Kailangan hipan, dahan-dahan nga ng pagtanggal ng mga tubo. Tapos kailangan siyang hipan kung yung level ng tubig. Oh. Kung kailangan patanggal ng tubo. Ah, okay po. Kasi kung hindi binasyon ng tubig, ganyan pa taas. Tapos silindro na. Eh, alam mo yung kong. Okay. Ayan, yun na ba yung tinatawag nila na ano? Mamboy, yung dulo na yan? Barbula. Barbula. Yan yung tinatawag nila na ano, barbula. Mga Orlan, isang kaway lang mga Orlan. Papakita kita sa YouTube. Ayan, yan yung mga Orlan. Yan yung mga gumagawa dito. Kita naman, dyan ganyang kapulido yan. Siya yung gumagawa dito. Ayan. Mamboy, ano po yung tawag dito? Bushing. Ah, yan po yung bushing. So ito mga ka-on-air, ito nga pala yung motor na ikakabit. Ang brand niya ay sa air. So ito ay 1 horsepower. 1x1x12. Dalawa pala. Mababaw pa. Babaw pa. So yan, ang ginagawa nila, maglalaglag sila ng kable. Sinusukat yung para masukat po yung ano, yung nibil ng tubig. Kung na lang kung hanggang saan. Yun. Oh, yun na. Oh, yun. Eh, kung mga ka-onel ko nadidinig yung tama nung tubig, no. Oh. Yung naghulog sila ng kable para makapapala nila yung tubig. Yun yung nibil ng tubig. Sa kanila susukatin yung tubo na kailangan, no? Sukat na lang yung kable. No? So gano'ng kahaba yung kable, yun ang ilalagay nila ng haba ng tubo na ibabawon. Metered na. Finished product. Pagkalagay ng thread, nilagay nila ng foot valve. Ayun yung pinaka-foot valve. So guys, nagbuo na sila ng isang tubo na di uno. So uno nilang sinuksok yung mayroong foot valve. Then sinalubungan nila ng tubig. So, naglagay na sila ng coupling. Tapos yung dulo ng... Anong tawag dito? Injector. So, yung dinugtong nalang sa... Ano, sa coupling. Tapos naglagay sila para sa injector. Ito yung nakalagay sa dulo nun. Yung dulo nyo. Pinigilin nila yung ngayon yun. Injector.
ni-spread nila yung rubber para pagpasok dun sa pipe, sa tubo. Magkaroon siya ng ano, yung maipit niya yung ano, magkaroon siya ng pressure. Yung ganyang stand ng dipwell, ano tawag dyan? Di ba yung iba, tinatawag nila yung pichel? Ah, pichel. Yung purpose ng pichel, ano yun? Bakit tinawag siyang pichel? Yung mababaw lang yung balong? Mababaw lang balong niya. So, hindi siya pwede pang malalim na balong? Hindi. Ah, okay. Yung pitik yun eh. Oo. Pitik. Yun yung sinasabi nila na ano, na yung... Yung gun nilalagyan ng pichel, yun yung pwedeng double purpose, no? Jetmatic ba tawag doon? Oo, lalagyan ng jetmatic. Yun yung pwedeng manual tsaka di motor. Pero yung ganito, hindi siya talaga pwedeng lagyan ng manual, no? Talagang ano siya, ang purpose niyan, pang may motor lang. Okay. So yung hawak ni Imam Boy na yun, kasama na rin yan pag binili nyo yung motor na sa air. Kasama na rin yan. Adaptor. Kung tawagin nila adaptor. Ano mabay tawag dito? Coupling din. Nilagyan pa lang ng coupling. Ayos na ba rin? Pwede na yan. Pwede yan. Okay, ito po talaga ang buhay ng ano, buhay ng kami mga tubero. Umulat bumagyo. Umuulan na rito. Improvise na pang-ipit ng tubo. Alahali na, konti kasi habang siyempre dumadami yung tubo, pababa, mabigat. So, kaya nalalayan agad nila. Nalalayan agad nila ng, ano, ng clip. Alagyan ulit ng ano, salubong ulit ang tubig. So, kaya nang sabi ko po kanina, yung purpose pala ng paglagyan ng tubig na yun, yung tinatawag nila na salubong. Para magkaroon ng pressure, pag-angat ng tubig. Dapat gawin guys, no? Pagkakabit ng motor, sinasalubungan ulit nila ng tubig. Ayan. Siyempre, make sure natin na nakalagay yung ano na yung cup na yung pinakalak para hindi tumapon yung tubig niyan. Nung pinasalubungan kanina ng tubig, siyempre tatapon tubig, walang takip. Wala ba? Yeah.
So nilagyan na yung extension. So lubong ulit tubig. Ayan na. So yan mga guys, no? Nagdugtong na sila yung nipple, T, tapos elbow. Ang sukat mo ng mga yan ay uno, no? Tinestin na yung motor. Tinitingnan muna para ano, papatapunin muna lang, patatapunin yung tubig para ano, para makita muna yung gano'n muna kalinis. Yan, pag malino na, tsaka nila i-coconnect yan sa ano, dito sa tangke. So guys, ito yung pinaka top shot ng pinaka ginawa nilang water pump yan. Nilagyan nila ng nipple sa ilalim na di uno, tapos yung dong T na di uno rin, elbow na di uno, nipple na di uno rin, tapos gate valve. Tsaka ano po ito? Ball valve. Ball valve pala tawag dito sa gate valve, ball valve. Ito po ball valve. So nipple ulit, tapos ito yung tinatawag nila na kung tawag na iba yun, union. Kaya gumagana na po yung ating deep well. Sabi pa ni Mang Boy, di pala siya pwedeng lakasan pa, no? Kasi pinapalino po muna yung tubig. Ganun pala teknik niya para doon yung sa patilya lumapat pa ng gusto doon sa tubo. Kapitan na rin po natin ng automatic fuse. Yan. Yan, tinetest na yung mambo yung tubig. Ilino na. Malino na. Malino na. Ininom ko na eh. Yan, ginagabit, ginakabit nila yung kapit na sa kanya pag nagilim yun daw may problema Ito, isang bitbitan na lang. So ito guys yung laman ng automatic switch na akin nakabit kanina yan. Automatic switch. Then ito yung kanyang gauge. Yan. Amboy, ano po tawag dito? Sa ilalim na to? Letter F. Yan yung tinatawag niyan, letter F. Ito mga guys, no, ang ginamit nating kable dito ay D12. Pinaka wiring niya, no, alternate. So itong dalawa na to, ito yung galing sa tank, ano, sa water pump. Yan, itong dalawa alternate siya. Ito yung isang linya, ito yung pangalawa. So ito naman yung linya ng pampunta sa breaker. Yan. Diligyan na doon lang ng elbow sa ilalim na di media. Kukonekta na nila yung yung union doon sa tanke. So kailangan palang i-adjust yun, ano,
Hindi, kaya po na to eh. Sa hangin lang naman ginagamit yan. Oo, oh, para po sa hangin. Para ito lumalaman sa babatang siya. Okay. Yeah. Gumagana na yung ating water pump. Yeah. Isang shoutout sa'yo, kaibigan. Yeah. Nay, Mambo, ano, paano po solution doon pag napuno ng tubig? Para ay tumulak, para i-drain po siya, i-drain. Oo, i-drain, matatanggal gauge. Tanggal po itong gauge. Kasi yung baso, pag tinaog natin, may laman ng tubig, hindi siya bababa. Ganun din yan. Ah, okay. Kailangan may hangin sa loob. Walang hangin sa loob. Kailangan meron siyang fire sa panahon. May hangin sa loob. Para ito po, hanggang saan po tubig yung balo? Hanggang dito na tubig. Dapat na ganyan lang. 40 na yung hangin. May ano po yung sa lobby, parang pagpuno na nag-stop. Parang nakalagay na. Yung ano, tag ito, yung ano, floater. Floater, o. Kasi meron na siyang, ano eh, gauge eh. Automatic ito eh. Ah. Automatic na po yun, di ba pagpuno? Oo, yun lang. Yun ang pinaka-floater niya. Itutulak ng hangin yung... Ito, yung gauge. Pagka, ano, patay. Pagka bumbay ito, andar siya. Ay, gauge po niyan, dapat hindi siya... Ang gauge, yan lang, tataas po. Gumagana na po yung ating gauge. Ayan, market na. So, ito nga guys, oh, nakikita niyo naman yung ating gauge. Na-reach niya na, no, naabot na niya na 40 yung kanyang level. So sabi ni Mamboy, yun ay pinaka-limit niya, no. So hindi siya pwedeng umakyat ng 60. So yun po yung pwedeng kumbaga pwedeng ikasira ng water pump o ng tangke, no. So yan yung pinaka-level niya, 40. Then pag bumaba ulit siya ng 40, gagana na ulit yung motor, no? Kukuha ulit yun ng tubig, no? Jeffrey Santa Maria. Jeffrey Santa Maria, shout out kay Jeffrey Santa Maria. Yan yung talagang gumagawa ng mga ano, mga sliding window, yan. Pwede nyo kontakin yan. Ayos. Okay. So ito yung mga kasama natin sa Hanap Buhay, yan. Mga gumagawa po ng sliding window, mga subscriber po natin yan. Kaibigan, kaibigan, pangalan? Jobert Santa Maria po. Jobert Santa Maria. Siyempre, shout out. Ito yan. San Tomel po. Yan. Yung mga kasama natin yan dito sa San Miguel. Magaling po gumawa yan. Papakita ko sa inyo yung mga ginawa nila dito sa bahay. Cabinet po. Cabinet, ano? Alright. Ayos. Ay, kahabol nga pala. Shout out nga pala kay Shaira Hernandez ng All Home Gaban Levisea, no? Sa mga staff ng grupo dyan, maraming salamat sa inyo kasi yung pag-assist nyo sa amin doon nung pumunta kami dyan, nung bumili kami ng mga gamit para sa ginawa nating water pump, no? Then, shout out na rin kay Jamila Ryan Magsino. So ito guys, okay na ating video, no? Yung ating deep well tapos na, gawa na. So ang kakabit na lang nila mamaya yung ngayong tubig na papunta dun, no? Papunta dun sa bahay. Gawa na, no? So ito nga pala yung nasa na ba? Yun. So yun nga pala yung ano, yung grapo na yan. Naglagay nila sila ng grapo para nga naman daw pag gusto kumuha ng tubig doon malapit sa tangke, may pagkukuhanan din. Gawa na rin same time pang ano na rin siya, pang drain plug, no? Pwede daw pang ibabang ganun kung lilinisin yung tangke. So yan, ganito yung ating video. Marami pong salamat sa inyong pananood. So sana po yung nakatulong ako sa inyong nakatulong ako ng konti sa pag-upload ko nun ng video na to, no? Share nyo rin po yung video na to para sa mga gusto po na magkaroon ng idea sa paggawa po ng isang water pump, no? Mayroon pong tangke na ganyan, no? Share niyo po yung ating video para meron po kayong knowledge sa ano, sa iba pa na gustong may makaalam kung paano po ginagawa yung itong proseso. May maayos ang proseso. So shout out nga pala kay Mamboy. Maraming salamat doon sa dalawang anak. Kasi
sila ay tumulong sa atin at pumayag na makagawa tayo ng video. Maraming salamat, Mamboy. Pinayagan niyo ako. So, hanggang dito yung ating video. Maraming salamat. God is good all the time. Peace.